Hello guys, today is May 21, 2018 and today meron kaming biglaan salo-salo kasi birthday nung isa ko naman pinsan si Vivian. So punta kami ngayon sa bahay ng lola ko. So medyo matamlay ang lola nyo ngayon kasi masama yung pakiramdam ko. O diba, kahit masama ang pakiramdam, kung todo makeup pa rin lola nyo. Pero madali ang makeup lang yan guys. Insert ko na lang yung clip ng mga makeup na ginamit ko today. Saka ito yung aking OOTD. Ayan, butas-butas kasi sobrang init para makapasok yung hangin dyan. Tapos, yun nga, may sipon ako kaya medyo masama yung pakiramdam ko ngayon. Ito sobrang init pa. Tapos, akala namin sa mall kami kakain sa labas kasi yun yung bala. Kaya lang hindi natuloy dyan na lang daw yata kay nanay kasi nga yung isa ko naman pinsan yung hindi makakapunta kasi may work siya today. Tapos nung Linggo, hindi rin siya dapat Linggo kasi talaga, hindi naman siya pwede dahil nga may inatinan siya kasama. Pero gusto ko sana sa mall. Panigurado pag sa mall, makakalimutan ko may sakit ako. Ayun. Ang init pa naman dun kina nanay. Saka for sure, magugas ako pagkatapos ng kumain. Kaya hindi na ako mag-accessories para hindi na ako maguhubad. So, ayan nga. Hindi na nga ako nag-accessory, so ito lang ang aking dadalhin tong cellphone, saka yung lip gloss, lip and cheek stain lang. Ito lang dadalhin ko dun. Ito guys, yung mga ginamit kong makeup, so madali ang make-upan lang tayo dahil nagmamadali na naman ang lola nyo. Siyempre, itong Pasha Hide Blemish Concealer, nabili ko sa Shopee. Unti na lang to guys. Malapit na maubos. Pero syempre, sinisimot ko kasi alam niyo na, sayang ang salapi. Simutin natin yan. Tapos, sunod kong gagamitin pag naubos yan yung binigay sa akin ng kapatid ko kasi dito hindi ko daw ginagamit yung bigay niya, yung mumurahin daw lagi kong binigay. Nauna ko na kasi binili yun, yung baka ma-expired. Tapos, sunod, ito Maybelline New York na face powder. Ito, unti na lang din naman na ito. Kaya bala kong bumili ng bago. Pero, alam ko may binigay akong face powder kay mama na galing kay Roan. Hindi naman niya ginamit. So, bala ko, kuhanin ko na lang yun. Kasi sayang din naman niya ginagamit. Masyado daw maputi sa kanya. Tapos, sa akin lip and cheek stain. Itong Nichido Cheek Tint Tickled Pink. Ito, niregalo to sa akin ng aking best friend. Unti lang pala lang ang laman nito. Kasi nasa kalahati na agad siya eh. Cheek tint lang nakalagay, pero ginamit ko rin siya sa labi ko. Tapos, itong, sa aking kilay, itong design ni Eyebrow Pencil ng The Face Shop. Tapos, nag-eyebrow coat ako from Dye sa 88 pesos kasi mainit yung kinananay, baka mabura agad yung kilay ko. Tapos, ito guys, ito, kapag ka naglagay ka na ng powder, tapos ginamitan mo nito, siya, hindi madaling i-blend. So, ang gagawin ko, kasi nga nauna na yung powder, pagka-spray ko nitong DIY makeup setting spray, hindi basa pa yung pisngi ko. Habang basa pa, biniblend ko na siya para may i-distribute na maayos sa akin pisngi yung tint sa pisngi. Yung kagaya ng ginawa ko doon sa Get Ready With Me na bumoto na ba kayo? Ganun, parang ganun yung ginawa ko kasi nga, ito hindi rin ito madaling i-blend eh pag naka-powder. Siguro ito madali ito kung walang powder yung mukha nyo. Tapos ito muna yung a-apply nyo bago kayo maglagay ng powder. Tapos guys, nakalimutan kong i-mention na ka-hair tensil ako. Hair tensil or hair bling, ganyan. Ayan o, yung parang makinang na yan. Hindi lang masyadong halata kasi basa pa yung hair ko. Meron din ako dito sa may magkabilang dulo. Magkabilang gilid. Saka dito. Di ko masyadong dinamihan guys ang lagay kasi para mang tanga pag sobrang dami. Tapos, kasi kapag nagsusuklay ako, kailangan kong iangat yung pinagbuhulan ko. Kasi baka pag nasuklayan, matanggal yung pagkakabuhol niya sa buhok ko. Kaya hindi ko rin, isa rin yung sa dahilan kung ba't hindi masyadong marami nilalagay ko. Tapos, naglagay ako ng isa dito sa bangs ko. Ayan. Maganda naman siya, guys. Nag-upload ako ng tutorial niyan, guys, sa channel ko kung paano maglagay.
Ngayon, kung hindi kayo satisfied sa tutorial ko, hanapin nyo na lang. Manap na lang kayo ng ibang tutorial kung paano mag-apply ng hair tinsel. Pero madali lang naman siya. So, hindi pa ganun ka-perfect yung pagkakalagay ko. Kasi first time ko, guys, magkabit ng hair tinsel. Yan, kaya siguro pag mga nakailang beses na ako maglagay, mapaperfect ko na rin yan. Tapos, siguro mga naka... Pang ilang araw ko na ba to? Mga pangatong araw na to, itong tinsel na to sa buhok ko. Kasi sabi doon, pag maganda yung pagkakabuhol mo, magtatagi siya ng at least 2 weeks o 1 week, ganyan. Okay naman, tumatagal naman siya. Kaya lang napapansin ko, siguro dahil hindi pa ganun ka-perfect yung pagkakabuhol ko, medyo pansin ko habang tumatagal, parang bumababa yung pinaka-nut niya. So, parang bumababa. Pero kettlebells naman. Kasi ang mahalaga naman ay nandoon pa rin siya sa buhok ko. Ayan. Yung para makinang na yan. Ayan. Tapos bala ko nga bumili pa ng ano, ng ibang style, ibang kulay. Kasi nagustuhan ko siya. Kaya gusto ko rin sana pumunta ng SM. Kasi gusto ko bumili pa. Baka kasi maubos na na yung ano, yung stocks nila doon. Ito nga pala guys, binili ko tong hair tinsel na to sa accessory sa SM Molino. So kung may accessories kayong boutique diyan sa mall malapit sa inyo, try nyo kung may hair tinsel doon. $39.75 lang siya guys, mura lang. Mas mura doon kaysa doon sa Shopee, kasi nakita ko may nagtitinda sa Shopee ano eh, 50 pesos. So, mura na rin doon sa ano, hindi ka pa magbabayad ng shipping fee. Kaya, bibili pa ako ng siguro dalawa pa. Kasi baka, alam niyo na, hindi na sila ulit magkaroon ng stocks. Tapos, gusto ko sana kulay gold. Kasi, si Julie Ann San Jose, meron din tinsil. Nakita ko. Tapos, ito guys, yung aking OOTD. So, ayan nga, yung butas-butas kong blouse. Ayan. Okay lang naman yun. Hindi naman gaano masagwa kasi maliliit lang naman butas niyan. Tapos nag-origami short na lang ulit ako kasi ito hindi na ito pinaplancha eh. Tsaka madaling lalabahan. Tapos yung chinelas na to. Ano pangalan origami? Origami short. Ayan. Ha? Origami short. Ano origami? Tapos yun yung outfit ni Mama. Tapos ito yung ano regalo ko doon sa pinsan ko. Ako lang gumawa guys ng ano na to. Ng gift wrap na to. Meron din akong tutorial nito guys kung paano gawin tong gift wrap na to. Ayan. Hanapin nyo na lang yung gift wrapping idea playlist ko. Marami ako dong unique na gift wrap idea. Ito yung dapat paglalagyan namin ng chinelas ni Ate Grace. Ginamit na lang ni Mama today. Kasi niregalo niya damit. So, nag-prepare talaga kami ng regalo kasi akala namin sa mall nga kami kakain. Pero ayan, yun na yung dala-dala namin late. Tapos ito na lang yung dadaling kong bag para medyo turn na sa aking OOTD ready. Niram ko lang yan kay Mama. Nanay. Yes. Tito George. Hi. Thank you. Birthday ko ngayon. Ano, tapos na, di ba, Tito? Kaya nga, kaya pala nakapita. Dapat pala nag-ano ko nung, ano, nung, ano. Nandito na sila. Alam ko din. Topo. Asan si Bibin? Nasa paan. Ah, Bibin. Ano yan? Sir, pang ano ba yan? Mainit. Mainit. Eh, kung paano yun. Asan yung ano? Ah! Ang gagawin pa yun. Mia! Mamaya may bilang yan kung George. Thank you po. Betul na hinihintay.
Walang ano, hindi. Ba't di mo sinindi? Kumukuha ka nila katibayan. Hindi siya pinapasok. Kanta na. Yung isa na kapasok. Hindi na siya nagsamba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pablo, Pablo. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Salamat. Ha? Ayan, hindi ko tinignan. Pero masarap yung ano, munggo at saka yung nanudot saka yung tofu. Tito Jojo, pumapangalawa ba si Tito Jojo? Nakachan po tayo dun sa ano? Ay, sumaiti. Victoria na sila. Nanay! Para pala itong si Chris. Isda pala ba siya? Bye-bye! 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 Oily na eh. Kita? Hindi na! Bye-bye, papan! Ay, bye-bye! Sa streets na pupunta eh. Doon lang naman ako. Ay, na ano pala yung tali eh. Bumuhol doon sa ano? Sa LC. Eh kung gupitin na lang kaya? Wala yung tali. Hindi, iksian na lang yung tali. Yan ba yung babong din? Nauna na muna sila sumakay kasi hirap sumakay. Ma! Yan, nauna muna silang, pinauna namin kasi ano eh. Secret! Picture ko yung picture. Tapos hintay kami na. Naiinitan siya pa, kaya pinauna. Kasi kaya pinauna.
Dito na kami sa SM. Nauna pa kami dumating sa kanila. Nasaan na sila? Nandito sila. Lamig, lamig, lamig. Okay, pictorial ko siya. Nandun si Ate Grace. Naghahanap sila ng may inuman ng kape. Maliit lang yung Krispy Kreme dito. Ayan lang. Ayan lang yung table nila. Ha? Mimili pa sila. Ay! May upo na daw tayo. Ha? Lumipat kami dito sa bibingkilit na. Kasi walang maupuan dun eh. Why walang gusto kami dun eh. Ulit ako. Ganun pa rin presyo niya. Tapos yung 75. Ganda rin siya. Ito bago din. Ma-bracelet. Bracelet. Bumili ulit ako ng hairpin seal sa accessories. Hindi pa sila bringin. Tutorial na naman po sila. Ginala to. Saan si Ate Grace? Ang ganda ko doon sa picture. Ay, hindi niya kita. Ano cellphone yan? Cellphone Max Plus. May bokeh. Yung blurred yung sa gilid. Saan si Ate Grace? Pumunta yata si Ate Grace sa vanity box eh. Punta nga ako doon. Ayan siya. Dito na si Ate Grace. Wala, hindi pumunta ako doon. Eh, asan si Tito Bonbon? Si R. Yung anak ba? Ah, baka umikot yun. Kasama na kasing ECG. Punta kami doon sa vanity box. Oo. Hindi pa sir sa... Ayan o. Sa vanity box. Bumili na kay Jetsa One Stone. Vanity box. Ang ganda ng store nila. Ang cute. Ang pambihit na pink. Sa Watson yun o. Sa Watson. Ano ito yung mga ano yun? Bilay po sila ng uipet. Ang ganda rin yung mga hipo nila dito. Balik kami ni nanay sa accessories kasi mahal yung ano dun ipit. Magkano na ipit? 50. Kaya balik kami dun sa accessories kasi mura dun eh. Sa vanity kasi medyo mahal. Mahal yung mga accessories. Kaya mas prefer ko dun sa accessories. Ito maganda din o. Ang tali ko. Ayan ito. Ay, kasi ano? Medyo. Ay, hindi. 40 pesos ng pera na. Ito yung maliliit na yun. 29. Uwi na kami guys. Sila ate guys nagpaiwan eh. Babay na. Babay na guys. See you na lang ko. Next na. Dito kami sa bahay guys. So, dumiretso muna kami dito sa house kasi magpapakulay sila ng hair. Ibit na ako. Oh.
Tingin nga, babe, ng buhok mo. Ay, oo, oh, meron. Pag ano. Oo nga, nagkulay nga. Bye-bye. So, ayan guys, umuwi muna sila. Akala ko kasi pagkatas ng mall, ano na, diretso uwi na kami. Pero, yun nga, naisipan nila na pumunta muna dito sa bahay at dito na lang magkulay ng buhok. Kasi, mainit nga kasi sobra dun kinananay. Kaya, naisip ng pinsan ko dito na lang sa bahay namin sila magkulay. Tapos, 5:20 na. So, umuwi muna sila dun sa bahay ng lola ko. Tapos, later punta na lang din kami dun. Kasi dun naman kami ulit magdi-dinner. So, pahinga lang muna kami sandali, tapos konting dinis. Kasi, umuwi rin kami dahil hindi ko pa napakain yung mga alaga kong pusa at saka aso, kaya ganun. Tapos, yan, nagwawalis-walis pa si Mudra, kaya, ayan. Tapos, si Papa, nanonood ng kanyang paboritong series. Yan. Tapos, di na ako maliligo kasi baka malamigan na naman ako si Mama maliligo daw. Eh, ako, sayang kasi sa tubig. Saka sa labahin, kaya mamaya na lang siguro ako mag-shower pag matutulog na lang ako. Kasi ganun din, pagpapawisan din ako nung kinanami. Ma, say hi naman dyan, oh. Hi. So, ayan. Pupunta na kami doon sa kabila. Ito pa rin yung damit ko. Si Mama nagpalit ng damit. Si Papa hindi na rin nagpalit eh. Nag-ipit na ako, init kasi. Tapos, naglagay lang ako ng pulbos, tapos naglagyan lang ko lang ng kilay kasi yung kilay ko dito sa isa nawala na. Umigsi na yung kilay ko dyan kaya nag-retouch ako ng kilay. Pero powder na lang, pulbos na lang, tapos yung lip tint lang. Yung cheeks, yung pa rin yung kanina, meron pa rin kaya din ako nag-retouch. So ayan. Pagka-uwi namin mamaya, saka na lang ako mag-shower. Kasi hindi na ako magbubukas ng tindahan. Pag-uwi namin mamaya, sinara ko na yung tindahan namin. So, hinintay na lang namin si Tito kasi magpapasundo ulit kami. Si Mama, hindi natin isinaligo siya. Naligo ka ba o nag-shower ka lang? Ligo? Ah, nagbasa ka ng buhok mo? Ako mamaya na lang. Pero hindi ako magbabasa ng buhok. Ano lang, shower. Half bath. Half bath ba tawag dun, Mama? Yung hindi binabasa. Some other ways? Ay, ba yan pa? Punta na kami kina nanay. Balik ulit ko sa Pinos. Yung medyo madilim. Medyo madilim na. So ayun na guys, andito na kami ulit sa bahay. So 9 o'clock na umalis si Tito Odel doon sa house ng lola ko. So hinatid muna sila nung isa ko pang tito ng tricycle doon sa sakayan. So hinintay pa namin siya makabalik para kami naman magpapahati dito sa bahay. Kasi marami rin kaming bit-bit dahil maraming pinadalang mga terang pagkain si nanay. Tapos yun nga, parang magpapahinga lang ako sandali tapos magsha-shower ako kasi lagkit na ako talaga. Tapos hindi ko lang alam kung lalabas kami tomorrow, so depende kasi parang pagod na pagod ako today kasi parang maghapon kaming wala dito sa bahay. Although
bumalik kami dito sa bahay nung bandang hapon na, pero sandali lang din naman, mga ilang oras din yun. Kasi nagkulay pa sila ng buhok. Dito sila naligo dahil niya nagpakulay ng buhok. Tapos bumalik din kami ulit sa house ng lola ko. So, parang pabalik-balik, syempre nakakapagod din. Tapos, ewan ko lang kung matutuloy kami tomorrow kasi para sa aming family day. Kasi diba every week nga lumalabas kami. Yun. Kasi hindi rin kami nakaikot kanina sa loob ng SM. Parang, yun nakita nyo lang sa video, doon sa accessories, saka sa, nung kumain kami ng donut, saka ng kape, tapos sa vanity box. Doon lang kami talaga nagpunta doon. Tapos bumili lang sila ng pangkulay doon sa Watson. Tapos umalis din kami kagad. Parang ano nga, sandali lang kami doon eh, sa SM. Parang nag-iaya din kaagad sila umuwi kasi nga. Yun na nga, secret. Tapos, dito sila nagkulay. Tapos balik doon ulit sa bahay ng lola ko para kainin yung mga terang pagkain kasi madami na tera. So, doon na lang kami nag-dinner para walang masyadong tirang pagkain, wala masyadong masasayang kasi sayang naman kung mapapanis lang yun. Tapos yung ibang natira, pinauwi niya sa amin. Tapos iinitin na lang siguro bukas yung mga matitira. So, yun na lang guys. Sana hindi kayo nainip. So, see you na lang on my next vlog. Bye!